Paano ba tayo kikita gamit ang Canva? So yan yung share ko sa inyo today. So keep on watching. Hi everyone, it's Amigays and welcome back to my channel. So today, ang share ko nga sa inyo ay paano ba tayo kikita gamit ang Canva. So previously, ay meron na akong mga share na videos about Canva tutorial. So unang-unang video ko yata na ginawa ay kung paano ako kumita ng 100,000 or plus pa sa Canva or gamit yung Canva. And then meron din akong share kung 5 easy ways kung paano natin pwedeng gamitin yung Canva at kumita tayo ng extra income. So yan, tapos last time, ang share ko sa inyo ay paano tayo magki-create ng Canva account. Of course, hindi tayo kikita sa Canva kung wala tayong Canva account, kaya shinare ko kung paano tayo or step-by-step process kung paano tayo magki-create or magsa-set up ng ating Canva account. So, kung hindi nyo pa napanood yun, ay lalagay ko yung playlist link noon down in the description box. So, pwede nyo panoorin right after this video. So, a little background lang, no, kung paano ako napunta sa Canva at kung paano ba ako kumikita. Sobrang helpful nito para sa akin. So, nabump ako sa Canva. It's because gumagawa ako ng mga learning materials ng mga bata. And then, mahilig din talaga akong gumawa ng mga planners, ng mga journals. Pero before, ang ginagamit ko lang ay yung MS or Microsoft Publisher. So, dun lang ako nag-edit. Dun lang ako gumagawa ng mga planners, ng mga journals, mga activity books. Tapos, ginagawa ko lang talaga yon from scratch. And then, grabe, sobrang stressful talaga kapag doon ka lang talaga gumagawa. And then, na-discover nung husband ko yung Canva. And then, sabi niya sa akin, bakit hindi mo i-try at explore yung Canva? And the rest is history. So, gumagamit na ako ng Canva ever since. Ayan yung background kung bakit ako gumagamit ng Canva. Dahil nga, sobrang helpful ng Canva. So, ano ba yung Canva? Yung Canva, it's a free graphic designer tool. So, ibig sabihin ay kahit na hindi ka magbayad, ay pwede kang mag-create ng account at gamitin yung Canva. Yun nga lang ay meron tayong restriction sa paggamit ng Canva kung tayo ay naka-Canva free na account. So before ko i-share sa inyo kung paano tayo kikita sa Canva ay quickly lang, okay, bakit ba maraming gumagamit ng Canva? It's because number one ay yung Canva ay free. So pwede tayong gumamit ng Canva kahit na hindi tayo nagbabayad. That's number one, ito ay libre. And dahil ito ay libre, ito din ay free na graphic designer tool. So ibig sabihin na kahit na zero knowledge ka, when it comes to graphic designing, ay pwedeng-pwede na natin gamitin ito. So ako ganun din, zero knowledge din talaga ako when it comes to graphic design. So hindi ako nakakapag-design. Kaya nga ginagawa ko, naghanap ako sa internet ng mga free na mga elements or mga graphic designs. Kasi yun yung nilalagay ko dun sa mga projects na ginagawa ko. Kaya sobrang laking tulong talaga nung Canva. And dahil ito nga ay libre, so yung number two ay ito din ay free na graphic designer tool. So ibig sabihin lang na kahit na zero knowledge tayo, when it comes to graphic designing, ay pwede na natin gamitin yung Canva. Ako, sobrang grateful ko talaga na nagamit ko talaga yung Canva dahil nga zero knowledge din ako when it comes to pag-graphic design. So, dahil nga sa Canva, ay marami ng elements na pwede natin gamitin, maraming mga font styles na pwede natin gamitin, maraming mga templates ang pwede natin gamitin. So, tapos i-ano lang natin siya, lalagyan lang natin ng konting elements, tatanggalin yung ibang elements doon sa templates, and that's it. Pwede na natin itong gamitin at pwede na nating ibenta. So, yan, ganyan. Ka-helpful talaga yung Canva. So, that's number two. And then, kung gusto nyo naman i-upgrade yung inyong Canva Free to Canva Pro, ay pwede din naman. So, that's 2,300 naman per person for 1 year. So, yan yung babayaran natin kapag ka naka-Canva Pro tayo. Pero, grabe, sobrang dami talagang pwedeng gawin kapag kayo ay naka-Canva Pro na account. And kahit na may bayad yung Canva Pro, ay ano pa rin to, cheap pa rin siya sa dami talaga ng mga templates, ng mga elements, ng mga font styles na pwede nyong gamitin sa inyong mga negosyo. And then, number 3 ay ito ay web-based application siya. So, ibig sabihin, kahit nasaan kayo ay pwede nyong ma-access yung Canva account nyo. So, kahit nasa labas kayo ng bahay, kahit nasa mall kayo, kahit nasa school kayo, ay pwede nyong ma-access yung inyong Canva account dahil ito ay web-based application. And number 4 ay ito ay meron siyang desktop at mobile app. So, ibig sabihin lang nito ay kahit nasa mall ka, nasa labas ka ng bahay, nasa clinic, nasa grocery store, habang naghihintay na makapagbayad sa cashier, ay pwede mong buksan yung inyong Canva at mag-design ng mga templates. So yan yung reasons kung bakit maraming gumagamit
gamit ng Canva. So, paano ba tayo kikita sa Canva? Now, think of businesses or kaya naman ay mga tao na kailangan ng social media presence at kailangan din talagang i-upscale yung kanilang businesses gamit yung mga marketing materials or mga promotional materials. So, yan yung pwede nating i-target. So, sino-sino bang mga tao na to? So, isa-isahin natin, no? So, meron pwede nating i-target yung mga bloggers and content creators. So, ako na-experience ko na dahil 4 years na ako na gumagawa ng mga contents or pagiging content creator, talagang ang hirap mag-cope talaga sa mga Facebook posts, paggawa ng thumbnails, pag-edit ng mga videos. So, yan. So, pwede din nating targetin yung mga bloggers at mga content creators sa paggawa ng mga thumbnails nila. Pwede tayong makipag-partner dito sa mga bloggers at content creators sa paggawa ng kanilang mga thumbnails or, for example, ng kanilang mga posts sa mga social media accounts nila. Number 2 ay educator. So, pwede din kayo makipag-partner sa mga educators or kaya naman dun sa mga gumagawa ng mga online courses. Tapos, pwede nyong gawin yung kanilang mga e-book, mga e-courses, mga marketing materials, promotional materials. So, pwede nyo din gawin yan. So, like for example, ako, meron akong binuksan na klase. Ang tawag ay Papers to Profits. Tapos, dun sa class na to, ay tinuturo ko kung paano mag-create ng mga paper products. Well, gamit din yung Canva. Tapos, ibebenta yung mga to at makakapag-earn talaga tayo ng income. So, yan yung ginawa kong online course. Tapos, ginamit ko lang din yung Canva sa pag-create ng guidebook at nung iba pang mga materials na pinupost ko sa aming community or sa aming exclusive community. So, kung interested kayo pala sa Papers to Profits class, lalagay ko yung registration na down in the description box. So, that's number 2. And then, pwede din natin targetin yung mga authors and writers. Very taxing talaga yung pagsusulat ng mga libro. Kaya, kailangan talaga ng mga authors and writers ng kapartner na magdi-design ng book nila, ng book cover, ano ba yung itsura ng mga graphics sa loob nun. So, yan. So, pwede nating targetin yung mga authors at writers. Next ay yung mga small businesses. So, sa mga small businesses ay kinakailangan din talaga nilang i-upscale yung kanilang negosyo, especially sa social media platforms. And dahil nga sa social media ay kailangan very appealing yung mga pinupost natin. Like, for example, mga marketing materials, promotional materials. So, pwede tayong makipag-partner sa mga small businesses. Tapos, mag-create lang tayo ng mga promotional materials nila gamit yung Canva. Makikita nyo yung mga marketing materials, promotional materials sa Canva ng mga templates. Pwede na natin gamitin yon at makipag-partner sa mga small businesses. And also, yung mga restaurants, shops, and boutiques, mga real estate agents. Yan, kailangan din talaga nila ng mga promotional materials. And then, independent service providers. Like, for example, tutorial services, nannies, then pet sitters, dog walkers. So, pwede tayong mag-target ng mga ganitong businesses or yung mga individuals who would like to upscale their business at talagang patibayin yung kanilang social media presence. So, dyan tayo pwedeng kumita sa Canva. Ang dami pa nating pwedeng targetin na mga businesses at mga individuals nga who would like to upscale their business. So, there you go! So, I hope na nakatulong itong video na to sa inyo. So, kung nakatulong man ito, please give this video a big thumbs up. At huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe. So, i-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification bell for more videos like this. Marami din ako mga tutorials about being a Shopee, TikTok, at Lazada seller, and even yung mga affiliate marketing dito sa Philippines. So, thank you so much for joining me today, and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone, and I will see you around. Bye!